Sebastian's POV. Nagawa mo na nga, di ba? You hurt her big time. That is the cause of her accident. Kung di ko pa nakitang lumabas si Carol at sinundan to, baka kasama na siya sa sumabog na sasakyan. Sir, what are you doing here? Pinilig ko ang ulo bago ko inarap si Carol. Magkakilala ba kayo? Tanong nito sabay tingin sa akin. Chari, gusto ko sanang yayain ka. Samahan mo ako sa isang party. Ngiti kong anyaya sa akin. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit ako po? Tanong nito. Cause you are my secretary slash assistant. Paano si Miss Lozada? Baka magalit po sa akin yon. Don't worry about her. She's nothing to me. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, Carol. Soon makukuha din kita. Makakakasama din tayong dalawa. Nasabi na Sebastian sa sarili. Ay sir, si Michael pala, cousin ko. Pakilala ni Carol kay Michael. Gumisi lang ako. I know him. Nagkakilala na kami kanina. Akala ko nandito ka kasi pero wala pala. But I'm glad that you're here now. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ganun po ba? Nakangiti ito sa akin. Her genuine smile. I smile at her. I will fetch you around 8. Inform ako sa kanya. Okay sir, see you later. Bye. Paalam ko dito. Di ko pa gustong umalis. Di ko pa gustong iwan si Carol pero kailangan. Magkikita din naman tayo mamaya, Carol. Carol's POV. Di pa rin ako makapaniwalang nanditong boss ko. Paano niya nalaman ang bahay namin? Oo nga pala, he had his own way to find where I live. Boss mo yon? Tanong sa akin ni Michael. Yup, ngiti kong sambit. Ba't parang kinikilig ka? Namula ako sa sinabi niya. I smiled, hindi ko rin alam. Nagising na lang ako isang araw na attract na ako sa kanya. Siguro dahil charming to, gwapo at seryoso. He's like a bad boy. He is my ideal guy. Seryosong dating na may pagka-bad boy. Stop that, Chari. Hindi kayo bagay. Hindi kayo magkapareho ng estado sa buhay. Nawala ang ngiti sa aking labi. Alam ko naman yun. Masama bang mangarap? Di naman masamang mangarap siguro, di ba? Malungkot kong sabi. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Parang may kulang sa akin. I feel like an empty vessel. May kahong kagana akong nararamdaman dito sa aking puso na para mo may kulang. Pinagwalang bahala ko na lamang yon. Nagpatuloy sa paglalakad papasok ng bahay. Maghahanda na lang ko sa party para mamayang gabi. I smiled. Makikita ko na naman sa Sebastian mamaya. Susulitin ko na lang ang mga oras na nilalaan niya sa akin. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Alam kong maganda ako, pero maigaganda pa pala ako. Di ko naman nakita to noon dahil di naman ako palayos. Ngayon lang ako nag-ayos ng ganito. Ngumiti ako sa salamin. I am satisfied of what I look right now. Bumukas ang pintuan. Nilawanon si Michael. Nandiyan ang sundo mo. Imporma nito sa akin. Sobrang lamig ng pakikitungo nito sa akin na para bang may nagawa akong mali. Seryosong mukha nito at alam ko, hindi niya gusto na pumunta ako sa party na yon, but I insist. Gusto ko pang makilala si Sebastian. I wanna know him more. Gusto kong malaman kung siya ba ang lalaki sa bawat panaginip ko. Oh, I dream about a guy and Michael did not know it. Nagsimula ang mga panaginip kong yon. Nang tumigil ako sa paggamot-gamot na yon. Alam kong may alam to sa nakaraan ko pero hindi ito nagsasabi sa akin. Parati nitong nililihis ang bawat mga tanong ko. Lumabas na ako para puntahan ang sundo ko. Si Sebastian ang persona na nagsundo sa akin kundi ang family driver daw nila. Kahit gusto ko siyang makita, pinigilan kong sarili. Ayokong sabihin niya o mapansin niya na may gusto ko sa kanya, no? Gusto ko tong manatiling dihim hanggat maaari, hanggat di ko pa kilalang aking sarili. Nginitian ko ang driver nila. May edad na ito at di yun maikakaila. Siguro matagal na nila tong family driver. Good evening, Ma'am Carol. Ang ganda niyo pa rin gaya ng dati. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Di lang isang beses na tinawag niya akong Carol. Bakit pati driver na ito ay kilala ko? Hindi po ako si Carol. Chari po ang pangalan ko. Nagulat ng matanda. Hindi ko rin siya masisisi. Sorry ma'am, akala ko si Ma'am Carol ka. Pumasok na ako sa loob ng kotse. Nasa backseat ako. Umandar na ito. Tinanong ko siya. Matagal na po ba kayo nagtatrabaho kay Sir Sebastian Manong? Oo. Simula bata pa po si Sir Sebastian, nasa kanila na ako. Tumangu-tangu ako. Kilala na nga nito ang amo nito. Sumasama po ba kayo palagi sa kanya? I wanna know if meron ba tong babae. Bakit yun po natanong? Tiningnan niya ako sa air mirror. Wala naman po. Tahimik lang ako sa isang tabi. Marami akong katanungan, Manong. Hindi ko po kasi kilala ang sarili ko.
Hindi lang isang beses na napagkamalan akong si Carol. Bakit niya tanungin ang kasama mo sa bahay ninyo? Tumingin ako sa kanya. Tapos ginitian ko siya. Kung pwede nga lang po. Pero laging umiiwas si Michael. Parating nililihis tuwing nagtatanong ako. Baka matutulungan ako ni Sir Sebastian. Sa katunayan nga po, kilala ko rin ang pamilya Villaruel. Sa tagal kong nalilbihan sa pamilya Curtis, talagang makikilala ko sila. Mabait din kasi sila eh. Tumango-tango ako. Di na ako nagtanong, kaya tahimik lang naging biyahe namin. Pero hindi ko pa rin maiwasang tanungin ang sarili ko. Sino ba talaga ako? Ako ba talaga si Chari Romero? O ako talaga si Carol Villaruel? Bumaba na ako sa kotse na makarating na kami. Ang sabi ni Mang Gaston, nasa loob na raw si Sebastian. Kung ganun, bakit hindi siya nagsundo sa akin? Kaya pumasok na ako sa loob ng venue. Na makapasok na ako, agad akong umupo sa isang bakanteng mesa. Sebastian's POV. Tiningnan ko ang pagpasok ni Carol sa loob ng hall na isang hotel na pag-aari ko, kung saan dinira ako sa isang party for her. Nakaupo to sa may bakanteng mesa at para bang may hinahanap? Talagang nag-organize ka pa ng isang party for her. Hindi ko nilingon si Billy. Nanatili ang tingin ko kay Carol na nakaupo hindi kalayuan sa akin. Talagang inabangan ko ang pagdating niya. Yes for her comeback, sambit ko. Nasa kay Carol pa rin ang paningin ko. Sinong niloloko mo? Ang sabihin mo, nagpa-party ka para masolo mo at mailayo mo siya kay Michael, Limwell said. Di ko na lang sila pinansin. Isa rin yon sa dahilan kung ba't ako nag-organize sa isang party. Dahil alam kong hindi papayag si Michael na makalapit ako kay Carol. He is our cousin. Ang traidor na lalaking yon at alam ko, wala pang alam si Derek dito. Ang akala niya sa ibang bansa si Michael, yun pala ito ang nagtatago sa kapatid nito. Ano namang intensyon ni Michael para itago si Carol? Noon pa may alam ko nang may gusto ito kay Carol. Aakala ko hindi niya magagawa ito kay Carol. Isa sa katanungan sa aking isipan. Ano ang motibo ni Michael para itago si Carol sa pamilya nito? Di valid ang pagkakagusto niya sa dalaga. Lalapitan ko siya, Sebastian, sabi ni Derek sa akin. Di ko na malayo nakalapit na pala sa amin si Derek. Inisang lagok muna nito ang alak bago naglakad papunta kay Carol. Di ko na napigilan si Derek. I know he missed Carol so much, like what I feel. I miss Carol too. Charis POV. Nag-iisa lang ako sa table na to. Hanggang ngayon kasi hindi pa nagpapakita sa akin na magaling kong boss. Naiinip tuloy ako. Di kasi ako mahilig sa party eh. Di lang talaga ako nakahindi kay Sebastian. Pag di pa talaga siya nagpakita sa akin, naalis na ako dito. Ano namang gagawin ko dito? Nikila lang nga, wala ako eh. You must be Cherry? Tanong sa akin ng isang babae. Tiningala ko siya. Kumunot ang noo ko. Agad din ako napayo ko at tinilot ang ulo ko. Bigla kasi itong sumakit. May isang image na naman ang lumabas mula sa isipan ko at pamilyar sa akin ang babae. Yes, may I know you? Tanong ko sa kanya. Nagangat ako ng ulo nang mawala ang sakit. My bad, I am Chona Chua. Pakilala nito. Nilahad pa nito ang kamay for shake hands. Tumayo ako at ginuha ang kamay nito. Chari Romero, pakilala ko rin sa kanya. May nakita akong emosyon sa mga mata nito, pero hindi ko ito mapangalanan. Tama nga si Gwen, kamukha mo nga si Carol. Kumunot ang noo ko. Po? Umiling ito. Wala. Why are you alone? Where is Sebastian? Sasagot sana ako na may magsalita sa likuran ko. I'm here, Chona. Agad na si Sebastian pinilupot ang kamay sa aking bewang na labis kong kinabigla. Thanks for the company, my secretary. Ngiti nito sa harap ko. Tumaas ang kilay ko. Dumapang mata nito sa aking bewang. She smirked. Is she the one? Nawala ang ngiti nito. You know, I'm still looking for Carol. After all, Carol is still my fiancé. Lumisi ang nasa harapan ko. The last time I checked, you heard Carol. So bakit naghahabol ka pa? Galit na sabi nito. Stop it, Chona. Huwag kang gumawa ng iskandalo. Sabi ng isang lalaki. I am not, Billy. Hinilas din nito si Chona sa kung saan. Sumakit bigla ang ulo ko. Sari-saring imahe ang lumalabas sa utak ko. Chari! Nilingon ko ang boss ko pero nasa ulo ko pa rin ang mga kamay ko. Are you okay? Tanong na si Sebastian sa akin. Tiningnan ko siya. Oo naman, ngiti ko sa kanya. By the way, this is Derek Villaruel. Pakilala pa nito? Kumunot ang noo ko. Pwede magtanong? Sure! Sagot itong si Derek. Are we related? Are you related to Michael Villaruel? Tanong ko. Kasi Villaruel ang apelido niya. Baka magkamag-anak kami. Kumunot ang noon nito. As far as I know, hindi. Wala akong relative na Romero and yes, I know Michael. He is my cousin.
Ngiti nitong sabi. Tiningnan nito si Sebastian. Tahimik lang ang boss ko. Sebastian's POV. I close my eyes now that Derek knew I know Michael is in trouble. Maski ako'y nabigla sa pagtatanong na ni Carol. Malinaw pa sa alaala kong eksena kanina. Di mawala-wala ang ngiti sa labi ni Derek. I know he is mad. Tiningnan lang ako nito pero nanatili akong tahimik. Bumalik ako sa kwarto kung saan kami naglagi. Nakita ko si Derek nakatayo sa may bintana. Tila ba malalim ang iniisip? At alam ko nanganganib ng buhay ni Michael dahil na rin sa tindig at aura ni Derek. Ako ang nababahala sa buhay ni Michael. Nakatingin to sa malawak na city light. Nakaupo naman sa sofa ang kapatid ko. Alam mong si Michael ang nagtago sa kanya? Seryoso nitong tanong sa akin. Nitong kamakailan ko lang dinalaman nung pinasundan ko si Carol. Sagot ko sa kanya. He threw the glass of liquor on the wall kaya nagbigay to ng ingay. That bastard. All this time he knew where Carol is and he hid it from us. Nagingit-ngit nitong saan. Alam kong galit na galit si Derek kay Michael. That's enough, Derek. Walang magagawa ang pagwawala mo. Nangyari nang nangyari. Ang hindi mo po pwedeng galawin si Michael. Remember, Michael is the ally of our enemy. Kamakailan ko lang din naman nalaman. Kaya nga galit na galit ako eh. Di ko siya po pwedeng galawin. Shit, this life. Mura nito. So calm down, you're gonna see your cousin tomorrow. Pagpapakalma ko sa kanya. Tell me, Sebastian, who is behind all of this shit? Tanong nito sa akin. Pinapahanap ko pa, so right now, do not make a move na po pwedeng magbigay ng motibo o makatulog sa mga kaaway at alam na natin kung sino ang spy nila dito. Gusto ko talagang parusahan si Michael. Nakakayom ang parad na sabi nito. Maghunos dili ka, Derek. Hold your ray. Di pa ito oras. Sabi ng aking kapatid. Mumuntong hininga ito. Anong gusto niyong gawin ko, Michael? I will kill you kapag nakakita ko ng pagkakataon. Nakakayom ang kamao ni Derek na saan? Inisang lago kong alak mula sa baso ko. Nandito kasi ako sa bar. Nagkayaan kami magkaibigan. Natapos ang party na isang araw na matiwasay at walang aberya. Pero ramdam ko umiiwas sa akin si Carol. Still thinking of her, dude? Jiho said. Sinimsim kong alak at nalagay sa mesa. Yes, and I will make sure mababawi ko si Carol. Sabi ko sabay inom ng alak. Tiningnan ko ang dance floor. Agad kumulot ang noo ko na makilala ko kung sinong sumasayaw. Agad akong tumayo. Pinunta na nagsasayaw na babae sa dance floor. Where are you going, dude? Mark asked. I will tame this lady on the dance floor. Sigaw nila Mark. Easy, dude. I just smirked at them. Agad ako nakarating sa dance floor. Hinawakan ang bewang ng babaeng nasa harapan ko. Dinikit ko to sa akin. Is this what you want? Bulong ko sa kanya, sabay hapit sa kanya at sinabayan to sa pagsasayaw. Carol's POV. Nasa opisina ako nung dumating si Ma'am Hazel. Magkasama si Ma'am Gwen. Busy ako sa pag-i-examine ng mga dokumento na bigla silang sumulpot. Tiningnan ko lang sila at agad binalik ang atensyon sa mga papeles. Wala po si Sir Sebastian dito, Ma'am Gwen, sabi ko. Nanatili ang mga mata ko sa papeles. Hindi si Sebastian ang ipinunta namin dito. Ikaw, Chari, let's hang out. Napaangat ako ng tingin. Isang iting nakapaskil sa labi nito. A genuine smile. Ano po ulit yon? May pagtataka kong sabi sa kanila. Come on, Car... Chari, join us. Loosen up, girl. Magilo pang sabi ni Ma'am Chona sa akin. Pero may trabaho pa po ako eh. Sabi ko sa kanilang tatlo. Enough of that work. Kinuha nitong mga nasa kamay ko at tinabi na hindi naman dapat. What kind of... Have Sebastian? Bulong ni Ma'am Gwen. Kaya hindi ko masyado narinig ang sinabi nito. Wala akong magawa kundi sumama sa kanila. Kahit nalubog sa kalooban ko at ayaw ko rin sa isang bar ay nagpapunta ako sa isang bar. What is yours, Chari? Gwen asked me. Kaya na lang po mag-order. Hindi kasi ako mapamilyar sa mga iinumin. Sabi ko sa kanya. Really, Chari? Hindi ka ba nakakarating sa isang bar? Ewan ko po. Basta ang alam ko lang po natatakot na ako mag-bar. Sabi kasi ni Michael ay lasing ako na maaksidente ako eh. Tumangot ang ito. Ito na rin nag-order ng kakainin namin. Hello, guys! Sigaw ng bagong dating. Di ko kita ang mukha nito kasi nasa madilim na parte kami. Lenny, what are you doing here? Tanong ni Hazel. I am just chilling. Malambing pang sabi nito. And who's this lady beside you, Hazel? Sabi nito. Hindi ako maaninag ito dahil nasa isang madilim na bahagi ako ng sofa. Stop, Lenny. Baka umuwi yan. Tinaas ito ang dalawang kamay. Yung pinag-uusapan nyo.
Name ba yun ang pinsan ko? Nothing, Lenny. You're drunk. Giit ni Laika dito. No, I'm just tipsy. Sabi nito sa amin. Here you are. I'm sorry, ladies. Just excuse us. Tuturuan ko lang ang leksyon ng babaeng to. Sabi ng lalaki sa amin. Tsaka hinina si Lenny sa kung saan. Ano ba? Di ba sabi ko sa'yo ayoko sa'yo? Sigaw nito. Poor Lenny. She is also a victim of arranged marriage. Sabi ng mga babaeng nasa harapan ko. Bakit kamukha ko siya? Medyo naaninag ko kasi ang mukha ng Lenny kanina. Kagabi pa ako nag-iisip ng ganito. Sino ba talaga ako? Bakit sabi ni Derek hindi niya ako kamag-anak? Si Michael. Hindi ko naabutan kagabi pag uwi ko. He just left a note saying he is leaving for a couple of days. Kaya mag-isa ako sa bahay. Naalala ko pa ang pinag-usapan namin ni Ma'am Hazel at ang nangyari kagabi. Ang lalim ng iniisip mo. Napaangat na lang ako ng ulo ko. Di ko kasi maintindihan eh. Bakit kamukha ko yung Lenny? Di sila nakaimik sa aking tanong. Lasing ka lang. Baka kailangan na nating umuwi. Lihim silang usapan. Kumunot ang noo ko. No, iinom ako ngayon. I need an answer. Who am I? Kilala niya ba ako? Am I Carol? Kilala nila ako, tsaka ko doon. Hindi sila nagulat sa tanong ko. Inisang lago ko ang tequila. Patay tayo kay Sebastia nito. Bulong ni Hazel. Kayo lang, hindi ako kasali. Pahamak talaga tong si Lenny. Bulungan nilang tatlo. Hindi ko na lang sila pinansin. Gusto ko pang maglasing. Isa-isa kong tinungga ang baso. Bawat lago ko napapangiwi ako. Binitawan kong baso nung umikot ng paningin ko. Chari, where are you going? Sigaw nito pero bingi na ako. Pupunta kasi ako sa dance floor. I want to dance with all my heart. Tinaas kong aking kamay sabay intact ng aking bewang. Nasarap ako ng pagsayaw ng may lumapit sa aking likuran at awakan ng aking bewang. Is this what you want? Bulong nito sa aking tenga. Sabay hapit sa akin at sinabayan ako sa pagsayaw. Mas dinikit niya ako sa kanyang katawan. Sinabayan nito ng indak ang aking katawan. Sumayaw ako ng sumayaw at inikot niya ako sa harapan niya. Sabay halik sa aking labi. He kissed my lips. Garantihan ko ang bawat halik nito sa akin. Bakit parang pamilyar sa akin ang labi nito? Hinapit kong batok ito papunta sa akin para paralimin ang aming halikan. I did not know that my secretary is an aggressive. Bulong na Sebastian sa akin nang maghiwalay ang labi namin. Agad ko siyang itinulak. Nahiya ako sa ginawa ko. I kissed him back. Tumalikod na ako pero pinigilan niya ang kamay ko, sabay hila pabalik sa kanya. Bumangga ako sa dibdib niya, kaya hinapit niya ako sa bewang papalapit sa kanya. How I missed this. You know what? I'm gonna do all my best to make you safe, but I failed. Sabi nito sa akin. Yakap-yakap pa rin niya ako. Sir, tayong sambit ko na lamang. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi ko siya maintindihan. I miss you, Carol, so bad. Bulong na Sebastian sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Sir? Nagpupumiglas ako sa hawak niya. I'm not Carol. Bulong kong sabi. Shit, I want to kill that Michael. Sabi ni Sebastian sabay sil sa akin ng halik. Kung kanina banayad ang pagkakahalik niya, ngayon nagiging aggressive to. Naging mapusok ang bawat halik nito. Agad ko naman itong sinuklian. Nagalikan kami sa gitna ng dance floor na para bang walang pakialam sa paligid. Let's get out of here. Yaya ni Sebastian ang binitawan itong aking labi. Hinila ko palabas ng bar na yon. Dahil bangag na ako'y nagpatianod na lang ako sa pagkakahila niya. Sebastian, let her go. Sigaw ni Gwen. No, she's mine. Babawiin ko na siya and that's final. Sigaw nito pabalik. What about our plan? Ganun pa rin yun, but please let me have her tonight and then we will proceed with our plan. Seryoso ni Sebastian na sabi. Naguguluhan ako sa usapan nila. What plan? Tungkol ba sa akin ito? Does he really knows me? Do you know me? Bulong kong tanong sa kanya. Hiccup my face. Soon you'll know but right now please come with me. Sabi nito sa akin. Ngalitian ko lamang siya. Hinila na ni Sebastian ako papunta sa kotse nito. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at agad nang pumasok sa loob. Pumasok na rin to at umupo sa driver's seat. Sinuot niya sa akin ang seatbelt pero bago to lumayo sa akin nililikan muna niya ang labi ko. Pinikit kong aking mga mata para namnamin ang halik nito. Nakakalunod ang halik nito. Lumayo ito sa akin at agad pinausad ang kotse. Nang makarating nga kami sa pad nito, agad akong hinalikan na Sebastian. Di ko nagawang igalang aking paningin sa kabuuan ng pad nito na bigla niya akong sunggaban ng halik. Agad ko naman itong ginantihan ng halik nito.
Naglaban ang aming mga dila. He kissed my neck, my earlobe, na siyang nakapagpaungol sa akin. Tumingala ako to give him more access to my neck. Shit, I'm on fire. Uminit ang buo kong katawan dahil sa ginawa nito sa akin. Agad niya akong binuhat at sinundan sa may pader. Abala ang mga labin nito sa aking leeg. Dinala niya ako sa isang kwarto. Doon, inihiga niya ako sa kama. Inawakan niya ang dulo ng aking damit para lang hubarin to. Isinunod nito ang skirt ko. Nakapantit pa lang ako sa harapan nito habang siya fully clothed pa. Kinababawan niya ako at agad hinalikan ng aking mga labi. Di nagtagal sa aking labi bumaba ito sa aking leeg hanggang yumukuto para abutin itong aking dibdib. Napaliyad pa ako dahil sa sensasyong aking nararamdaman. Bago sa akin lahat ng to pero ewan ko lang sa dati kong buhay. Habang ang kamay naman ito'y abala sa aking gitna, para bang may hinahanap? Kahit na may underwear pa ako, hindi ito naging hadlang para paligayahin niya to. Napakasarap naman talaga ng ginawa nito sa akin. Pabaling-baling ang aking ulo. Nag-iinit ang pakiramdam ko sa kadahilan ng nasa dibdib ko ang labi nito at nasa baba kong isang kamay nito. Naging mabigat na hininga ko dahil sa sarap ng pakiramdam niya sa akin. Pabaling-baling ang aking ulo. Kinababawan niya ulit ako, tuloy niya lang ang grin. Sebastian's POV. Dahil sa pagod, nakatulog si Harold. I look at her. I smiled. She is still my Carol. I know I am a jerk. And I did not take her seriously. Natatakot lang ako na baka isang araw mawala ito sa akin. Kaya nung araw na nagtapat ito sa akin, tinawanan ko ito. Hindi ko ito tinawanan dahil sa panguiyam. Tinawanan ko dahil may katugunan pala ang damdamin ko. Isang pagkakamali, nasaktan ko ito. Laking pagkasisi ko dahil magagawa ko iyon. Para din naman sa kanya itong lahat. Para sa kinabukasan naming lahat. I will do my best to make her mine again. Akala ko maintindihan yung ginagawa ko yun para sa kanya. But she did not make me explain. Yun nangyari sa kondo ko'y gusto ko mag-explain sa kanya. But she will leave and call off the wedding. That hurts big time. Kasalanan ko rin naman. Pero ang mas masakit ay yung ma-aksidente ito ng dahil sa akin. I held her cheek. I love you but I'm afraid. Natatakot akong mawala ka sa akin. Kaya hayaan muna kita sa kanila. But soon, babawiin kita. Pangako yan, Carol. Babawiin kita. Sabi ko sa kanya. Bago ko humiga sa tabi nito, hinalikan ko muna ang mga labi nito. Still the same lips I ever taste. Bulong ko sa kanya. Sana pag dumating ang araw na bawiin kita, sumama ka sa akin, Carol. Bulong ko pang sabi sa dalaga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.